Hello everyone! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin what are the tips for first day of school in Red Deer Polytechnic. Marami kasing nagtatanong sa akin kung ano ba ang dapat gawin at dapat dalhin pag first day of school nyo sa Red Deer Polytechnic. Number 1, bring your bus pass and be familiar with the arrival of the bus. Kagaya nito, parating na yung bus ko, dapat be familiar kasi mahirap maiwanan ng bus dito sa Canada. Mag-aantay ka ng almost 30 minutes para sa next bus. And also, dahil maglilipat tayo ng pangalawang bus, don't forget yung inyong transfer pass. At pag kayo naman ay naka Unli bus pass na kinuha ninyo galing sa Red Deer Polytechnic, hindi nyo na kailangan ng transfer pass. At ito na nga, nagpalit na ako ng bus from 2 Crosstown. Lumipat lang ako ng 3 to Red Deer Polytechnic. Dito kasi sa Bauer Place, nandito lahat ng bus. Kaya hindi ka na mahihirapan na lumipat-lipat ng ibang bus. Number 2, explore your campus. During orientation, dapat na familiar na po kayo sa mga room number at kung saan-saan po yung mga facilities dito sa Red Deer Polytechnic. At ito pa nga, kami ay may libreng lunch pa dahil today ang aming first day at pumunta na ako sa room. 10 minutes before the class, dapat nasa classroom na kayo dahil on time po talaga yung prof dito. Actually, maganda yung teaching style ng mga prof dito and at the same time maganda yung classroom management nila. Number 3, wear comfortable clothes. Dahil malaki ang Red Deer Polytechnic, medyo malalayo din yung kasunod mong classroom. Kagaya ko, malayo yung next class ko. So, naglalakad talaga ako ng malayo. So, wear comfortable clothes para hindi kayo mahirapan. Actually, wala namang dress code dito. Kung ano yung gusto mong suotin, pwedeng-pwede naman. Kaya hindi ka rin mahihirapan. Number 4, bring a snack or money for food. Actually, maraming bilihan naman dito sa Red Deer Polytechnic. Merong Subway, Tim Hortons, Starbucks, at marami pang iba. Kaya kung hindi mo prefer na magdala ng food, pwede ka namang bumili. Kaso medyo pricey nga lang talaga. Number 5, bring water bottle. Napakahalaga ng water bottle. Syempre, pag tayo ay nauhaw, pwede tayong uminom agad. And at the same time, pwede tayong mag-refill ng water. Available naman siya sa campus. Then, number 6, pack your school supplies. Don't forget folder for your handouts. Number 2, notebook to take notes. And number 3, pens, pencil, and highlighters. Then number 7, don't forget to bring your laptop and tablet. Dahil sa first day, tinuturo nila or ninanavigate nila kung saan ka dapat pumunta sa blackboard and at the same time, pinapakonek kami sa Endoroom. Kasi while in the class, allowed naman kami na mag-bring ng laptop at dun basahin yung libro or dun tignan yung mga PowerPoint ng mga prof. Kaya, don't forget your laptop and your tablet. Then, number 8, don't forget to bring in case of emergency kit. For example, babae ka, don't forget yung inyong sanitary napkin. Don't forget yung medicine. Kung meron kayong medicine or maintenance, yun po yung mga ilalagay nyo sa in case of emergency kit. And also, yung inyong pang first aid kit or wipes. So, kayo na po bahala kung anong ilalagay ninyo or kung anong prefer ninyong ilagay sa in case of emergency kit. Number 9, be familiar with your courses. Yung courses po dito sa RDP ay subject. Dapat familiar na po kayo sa mga subject na ititake ninyo. Mag-research na kayo ng brief background about your subject para hindi kayo mahirapan sa first day. Kasi sa first day, nagtatanungan what is your insight or ano yung inyong expectation sa subject na yon. Then last but not the least, ang number 10, bring your confidence. Magpapakilala kayo, ano yung naging previous job ninyo, bakit nyo chinoose yung program na yon, at
Di pwedeng mahiya, dapat open ka sa different culture, dapat marunong ka makisalamuha sa different nationality. Dahil hindi lang naman Pilipino, hindi lang Canadian ang nag-aaral dito. Marami pang iba, may Pakistani, Indian, at kung ano-ano pa. Kaya kung may idea ka sa mga tinatakel or may idea ka sa lesson, sabihin mo na agad kasi maganda pa din na may participation tayo or nakikipag-participate tayo sa klase. And at the same time, open naman yung FROF if you have any question, suggestion, or comment about the lesson. At ito na nga ang mga tips ko pag kayo ay papasok na sa Red Deer Polytechnic. Congratulations ngayon pa lang at dito-dito na lang tayo magkita sa Canada. Huwag mahiya at huwag kabahan. Open sila at mababait yung mga tao dito, promise. Hanggang dito na lang at paalam!